Isang magandang araw po muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Narito po ang swerte at malas na pwesto ng ating indoor fountain sa ating tahanan. Ang feng shui ay nangangahulugan ng wind at water. Ayon sa nakagisnang paniniwala, ang chi o cosmic energy ay umiinog sa feng shui. Ayon sa mga dalumbhasa na nag-aral ng feng shui, kapag ang chi ay umiinog ng maayos sa isang bahay o lugar, ang harmony at balance sa buong kabahayan ay mararamdaman. Subalit kapag ito ay tumigil sa pag-inog, pinaniniwalaang ito ay magdudulot ng karamdaman at paghihirap sa kabuhayan. Ang chi ay isang puwersa na hindi nakikita ng tao. Hindi rin ito nahahawakan o naririnig, subalit nararamdaman ang epekto nito sa kabuhayan, katahimikan at kalusugan ng tao. Habang pinag-aaksayahan natin ang panahon ng pagsasaayos ng ating mga tahanan upang magkaroon ng maunlad na pamumuhay, nararapat din lamang na pag-ukulan na rin natin ng pansin ang mga dekorasyon na ginagamit natin sa loob ng ating tahanan. Ang flowing water sa fountain ay nagbibigay rin ng positive energy kapag ito ay gumagalaw, lalo na kung bumubula at kariringan ng lagaslas ng tubig. Usong-usong ngayon ang artificial waterfalls o fountain sa malalaking ceramic basin at kadalasan ito ay nabibili online o kaya naman ay sa department stores. Kailangan din na maging maingat sa paggamit ng mga indoor fountains. Hindi lang ito basta pandekorasyon kundi panghatak din ng wealth luck o swerte sa pera. Ngunit kung mali ang paglalagyan, ito ay magdudulot lamang ng perwisyo kaysa kapakinabangan. Hindi kailangang oriental ang itsura ng inyong fountain. Ang importante ay hindi maingay ang motor at mabilis itong linisin. Tubig ang pangunahing ginagamit sa fountain. Ang sinisimbolo ng tubig sa feng shui ay wealth at prosperity. Narito ang mga feng shui tips sa paggamit ng fountain. Ang best feng shui area para ilagay ang fountain ay east para makamit ang good health at magandang relasyon ng pamilya. Southeast naman kung nagnanais ka ng prosperity at abundance. At north naman kung nais mong swertihin sa trabaho o negosyo. Huwag ilalagay sa south area dahil fire ang element na konektado dito. Magkalaban ang fire at water dahil nagtataglay ang dalawa ng conflicting energy. Malaki ang tsansang magkaroon ka ng problema sa iyong reputasyon. Ang south ay konektado sa iyong fame at reputation. Huwag din maglalagay ng fountain sa kwarto. Magdadala lamang ito ng energy o fury o pag-aalala sa iyong buhay at magiging suki ka ng mga problema. Ilan lamang po yan sa feng shui tips na may kinalaman sa indoor fountain. Ito ay makatutulong sa atin upang magkaroon tayo ng balanseng pamumuhay at makaakit ng swerte at pera sa ating tahanan. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming salamat po.